Yo, what's up guys? Welcome back po. Kalimay online, nagbabalik. Kumusta kayo guys? Kumusta ang mga nakalipas na araw sa ating video? Naging maulan at naka-epekto ito sa ating mga galawan ngayon. So, ito ulit tayo, nagbabalik. At bago lang tayo magpatuloy guys ha. Kung bago ko pa lang dito sa ating channel. Mamaya po, pagkatapos manood, pakisubscribe ang ating channel at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. Okay guys, ang ating pong magiging content ngayon, ang magiging ating topic ngayon ay about dito sa mga new generation currency tulad kahapon. New generation currency coin din yung aking tinalakay kahapon, yung 25 centimos. At ngayon naman, ang ating magiging topic ito naman, yung new generation currency din na year 2017, 2018 at 2019. Alamin po natin dito sa tatlong ito kung ano yung magiging mahirap hanapin sa kasalukuyan. Ayan. At sa ngayon, meron akong iilang itinabi nito ito katulad ng inyong nakikita sa screen na 2018 at 2019. Wala pa ho akong nakukuha o nakikitang year 2017 na new generation coin na kagaya nito. So, kung meron kayo guys, hawak na ganito, paki-comment nyo. At para malaman din natin, kasi hindi ko naman din alam lahat kung sa ngayon, sa kasalukuyan, kung ano talaga ang mahirap na hard to find na new generation currency na 5 piso. Kasi ito, ang akin dito, 2018 at 2019 lang. Hindi ako sigurado dun sa 2017 kung hard to find na ba siya. Kaya ulit, pupunta tayo doon sa Numista para tignan natin kung ano ang kanyang value. Kasi pag wala doon, malamang ano yun eh. Pag wala sa Numista, yan yung mga hard to find na. At ito nga, year 2019 na ito guys. To. Meron pong 2019, alam ko, yung iba dyan alam na nila yan, sa may mga hawak na nito. Meron pong NGC 2019 5 piso na yung nonagonal shape po. Meron po ako nyan. May mga naitabi na rin ako yan at naitampo ko na rin po yung nonagonal na yan. At maraming hindi nakaunawa doon sa vlog na yun. So, hindi ko naman sinabi nga error ko yun. Hindi ko rin naman sinabi nga hard to find yun. Maraming medyo common pa yun. So, ayan. At itong 2019 na ito, hindi ko lang din sure kung kasi yung 2019 na NGC na piso, merong yung mint mark noon nasa ano eh, bandang itaas. Tapos yung merong hard to find noon na ang mint mark niya ay nandito sa balikat. Dito sa 5 piso, itong aking hawak, ang kanya pong mint mark ay nandito sa yan, nasa baba. Ayan yung may arrow na yan. So, hindi ko lang din sure guys. Kaya nga ngayon, kinontent ko to para makuha na rin yung mga ibang manggagaling na impormasyon galing sa inyo. Siyempre, iisa tayo dito eh. So, dapat nagtutulungan tayo sa mga impormasyon. Pag alam ko, sineshare ko. Kapag di ko naman din na sigurado, tinatanong ko po kayo. Kaya mag-comment po kayo. Kung meron po kayong hawak na year 2019, ang kanyang mint mark ay nandoon sa bandang itaas. Yan. Kasi itong aking hawak nga, tulad sabi ko, andito siya sa may balikat. At sa obverse nito guys, ayan. Nakikita nyo agad si Andres Bonifacio. Ang taong matapang, ang ating bayaning napakatapang. Tapos sa taas yung Republika ng Pilipinas. Tapos yung kanyang year. Ay, napakalid kasi ng year nito guys. Halos pag medyo malabo ang yung mata, hindi mo mapapansin. At nakapatayo. Ayun siya. Pag tinagilid mo, doon mo lang makikita yung kanyang year. Year 2019. Ayun, maliit lang siya. Tapos yung kanyang value na 5 piso. Ayan. Napakasimple lang ng kanyang pagkakadesign. Ayan. Tapos pag binaliktad natin sa kanyang reverse, makikita yung tayabak. Ayan siya. Sino ba nakakita na lang ang tayabak dito sa personal? Ako hindi pa eh. Ayan ang tayabak. Tapos yung dito sa kanan, yung logo. Ayan po ang logo. Logo ng BSP. Banko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Tapos pag tinagilid mo itong bariya na to guys, plain lang siya, smooth lang. At medyo medyo makapal ang bariyang ito. Ayan siya.
Yan kanyang kanyang featuring, guys. So ayun, punta tayo ngayon sa animista para alamin ang kanya-kanyang mga value. Okay guys, ito na ulit tayo sa animista. Sa mga hindi pa po nakakaalam diyan ng animista na ito, sa mga bagong salta lang sa ating channel, search lang siya guys sa Google. Yan, animista. Lalabas na po yan. Animista na yan. O pwede nyo rin nga mismong i-search yung bariyang inyong hahanapin. Tapos makikita nyo yung animista. Ayan, tapos i-click nyo lang siya. Pwede po kayo mag-sign up dito guys sa animista na to. Ayan ang ating 5 peso. Ayan ang kanyang features. Sa mga naghahanap ng features ng bariyan, nandito na po yan sa animista. Ayan ang kanyang composition. Nickel-plated steel, 7.4 gram. Diameter, 25mm. Tapos yung kanyang kapal is 22mm. Tapos sa obverse, ayan, natalakay na natin kanina itong obverse na ito. Ayan, the portrait of Bonifacio, the father of the Philippine Revolution. Ayan siya. Pagpunta kayo dito guys, pwede kayong magsuri sa inyong sarili. Ayan, ang reverse niya, nandiyan na din. Lettering Tayabak, Pangko Sentral ng Pilipinas. Tapos meron pa siyang translation. Ayan, Tayabak. Tapos yung central, yung logo ng Central Bank of the Philippines. Yeah. Kompleto po yan guys. Kaya sa mga nagre-research about sa ating mga barya, pwede po kayo magpunta rito sa numista. Ayan, tapos sa pinakaibaba nito, pag in-scroll niya, nakikita nyo na kaagad yung kanyang mga year, itong AGC. 2017, 2018. Well, may dalawa ang 2018, ibig sabihin itong mayroon pala siyang frosted dye guys. So, hindi ngayon ko lang nalaman ito. So, mukhang mayroon tayo mapag-uusapan dito. Ayan. Ayan. Pag sinagad nyo yan, wala na yan. Makikita nyo na dyan yung kanyang, yung sa eBay na yan, yung mga coins na ibinibenta. Ayan. Pero bagay, balik muna tayo dito sa kanyang year. Ito guys, ayan. Simula natin siyempre sa 2017. Ito, wala pa akong hawak na itong year 2017 na NGC na ito. 40%, medyo mataas dito. At mayroong value ang akin. Ito, extra fine yan, di ba guys? So, mataas ah. Extra fine is 92.49. Halos isang daan na pala ang value nitong year 2017 dito sa animista. Tapos sa uncirculated, 57.10. Ibig sabihin po niyan guys, mas maraming extra fine. Yan, yung umiikot na, yung kalaka lang nagaganap dito. Itong extra fine ay mataas kasi nga siguro marami siyang umiikot dito. Paulit-ulit na lang ako. So ayan, at pagdating naman dito sa year 2018, 65%, medyo mataas din. Sa extra fine, meron siyang value na 25 pesos. About uncirculated, 59. Tapos sa UNC is 50.24. So, pag meron kayong 2018, kasi itong 2018, napaka-common nito eh. Ayan. Kaya ayan ang kanyang mga kondito, mga kondisyon, at ayan ang kanyang value. So, marami pong 2018. Pero, pagdating po dito sa may baba, meron din pong 2018 na nakalagay ay frosted dye. So, meron po pa palang ginawa na 2018 na frosted. Di pa po ako nakakakita nun. Napakababa ng percent niya is 3%. So, ibig sabihin po, mukhang ito ang dapat nating hanapin sa 5 piso na NGC. Year 2018 na frosted dye. At mukhang yan ang hard to find na at magkakaroon ng mataas na value dito sa atin sa Pilipinas. Pag hinanap yan ng mga coin collector at gusto nilang kolektahin yan, tataas ang value niya dahil nga dito wala siya. Oh. Frosted dye. So, maging mapanuri kayo guys sa mga NGC 5 piso na inyong mahahawakan. Ayan. Ayan. Ngayon ko lang din niya naalaman na may frosted dye pala. At dito naman sa 2019 to. Sa extra fine guys, ang kanyang value is 30.83. Alright guys, ayan, nagkaroon ulit tayo ng idea ha, dito sa ibang NGC nito. 2018 po ang ating pong hanapin na frosted dye. Malalaman nyo po yung frosted dye na yan. Kakaiba po ang gintab niyan. Para siyang proof coin. So, until next time guys, that's all. God bless you all. I'm out.